Shot pa na lang. Pangil sa pangil, sagbanga na! Pangil sa pangil, kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, may karakas sa talastasan. Pangil sa pangil, kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Moment mo lang ngayon pero ira ko pa rin ang iyong ginagalawan. Eh di ba pagkapatid kailangan daw magkadugo? Pangil sa pangil by PSP Entertainment. Pangil sa pangil, parinig naman ng isang malakas na sigawan, no? Isang malaking pasasalamat sa Flip Top Battle League, sa Sunugan, Sir Alaric Yuson, Sir Mike Sweep, Sir Looney. Kayo yung naging inspirasyon namin para gumawa ng battle na to. At maraming salamat sa lahat ng sponsors, Pastry Vapors, Zypher Philippines, sa Tokyo Grill by Sir Wilbert Tolentino, Fortune 888, PSP Gym, Toad Manila, suportahan natin silang lahat. Malakas yung laban na paparating. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka. Yan, Poison 13, 3GS. At Ginoo, sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka. Rapido nga pala, Rosario Cavite. Lugaw, Pilipinas, 106 Clothing, Hinirang Legend, MNL Kingpin, Boss Volter Caprente, Voltaya Basibulig, Etibak Barbers, and R&B Collection by Jay Belamide. Kointos, tao ibon. Nanalo ng Cointos si Poison 13. Pinili niyang mauna si Rapido. Pangil sa pangil, round 1, sagbanga na! Hi! Anigma? Ponger? 6 years akong nawala sa rap battle, pero hindi sa rap scene. After 2 years sa pagiging DJ sa radio station, music and hosting na ako nagpakatutok. 3 years na biyayaan naman ng simpleng bahay, sasakyan, spiritually, pamilya ko laging busog. 4 to 6 years, rap ang bumubuhay sa akin and there's still a lot of reasons to talk. Bakit ko sinasabi yan? Well, kung 6 consecutive years naging boom ang karir ko, ibig sabihin na apply ko sa buhay ko yung 6 na putok! Ganda ng opening, pero tinalo ako ni Badang. Pero okay kami niyan, best ko yan. Ngayon, di na ako papatalo. Ayoko rin masabihan ng pangalawang beses na yan. Nasa momentum ka ngayon, pwes di ako nagalangan. Moment mo lang ngayon, pero ira ko pa rin ang iyong ginagalawan. Namimeki ka ng choke, pwes peki din. Pagkawala ko, medyo nga lang natagalan. Sinadya ko lang talagang pumurol at kalawangin para tong lason may laban-laban. Ito ba yung kalaban ko sa rap galing probinsya? Anak ni Manda kay Luxuria. Puro pagbibilid ng sarili, puro pa utot. Hindi ka nag-grow, puro kahambugan kasi yung kanyang root. You are not Moko Jin, but you're still made of wood. Kasi ang dami nitong sinasabi, pero yung meaning, pagpapakilala ng sarili. I am Groot. I am Groot? Ako yung dissenting rapper na madalas naka-tie and suit. Samantalan to, tingin pa lang amoy, tae yung suot. Lifestyle ko smooth, totambay, hut-hut. Naitay, pengin ng tinapay, pag hindi ibinigay, lipat ako bahay. Balita ako to noon, nasa sinapupunan ng inaan laking aruga. Well, isipin mo na lang kung naging kangaroo ka. Edi yung nanay mo, laki ng bulsa.
Pinaikot yung nanay hanggang bumagsak sa pagkadapa. Pigang-piga kakakayod yung nanay mo, pinagmukha mong gata. Sumuril to, kak. Teka lang. Pwede mo pa ialis sa bag. Good morning! This is Rapidus Therapy Session. You feel a lot of hate to your father. Pero di ba sirado yung pamilya mo ngayon? Magkaiba lang ng panahon pero yung ginawa sa'yo ng tatay mo, ginagawa mo rin sa anak mo ngayon. Anong hindi? Papunta ka na doon. Kaya bago mo ipahiya sa harapan ng maraming tao yung tatay mo, tingnan mo muna yung pamilya mo ngayon. Hindi yan umuwi kasi pera dahilan pangkain ng anak. Anong tingin mo doon yung babae sa immigration? Huwag mong idahilan ng salapi kapalit ng oras para sila sunduin. Uuwi ka parang regla, buwanan lang yung dalaw. Huwag mo silang utuin. Puro kasi ito pa charmy yung mga anak, di man lang ma-whisper. O, charmy, whisper, may naka-absorb. Ayaw niya lumapit sa anak niya, alam niya ang ibig kong sabihin. Well, poison nga kasi. Stay away from children! Kung gusto mo na sustento sa anak mo, palitan mo pangalan mo. Magingay para kay Pension 13. Alam mo, minsan lang umuwi yan, sisigawan pa yung bata. Todo sermon. Imbis na kargahin yung anak, tatapatan lang ng coco melon. Huwag mong papaniwalain na sarili mo na responsable kang ama. Kino-comfort mo lang yung sarili mo, wala kang time sa kanya. Anak, uuwi din ako. Pexman, tatapusin ko lang yung inuutos ni Shernan. Oh! Aso ni Shernan, tahol naman. Ano breed mo, Shernan Shepherd? Di na yung inuutusan, siya na nagkukusa. Hindi ka bilang sa 3GS, ginagawa ka lang tuta. How ironic tong aso, ginawang saling pusa. May gumamit naman doon? Eh di meow. Basta sa akin, wala kang kwentang ama. Isipin nyo, pinapili lang yung bata kung kanino sasama. Tanong na di kayang sagutin ng musmos na bata. Masasaktan yung anak mo kahit sinong piliin sa inyo. Yung responsibilidad ng mga walang kwentang magulang to, dinaan lang sa mini-mini mo. Nang ulila sa magulang yung anak, kawawa yung mini-mini mo. Wordplay. Masasaktan yun, pero yun yung bagay na di niya kayang dayain. Huwag lang sana maging mukujin yung anak mo para di ka gayahin. Ayaw niya magpakasal kasi takot mawala ng lakas. Kaya pinili yung kalas at aklas, ayaw ding masakal, kaya nagtatago. Napansin niyo na, nilaro ko yung salitang kasal, pero tandaan mo ang kasal di ginagawang laro. Ikaw ang responsable sa pagpapatibay. Mapakinabangan naman sana pagiging poison mo kahit malang sa loob ng bahay. Kasi itong haligi ng tahanan, pag meron niyang poison, technically hindi dapat yan inaanay. Alam yan ang arkitekto mong tatay. Oh, buti ba nga si Righteous One pag umuwi sa pamilya, may lukso ng dugo. Huling banding nito sa anak niya, gender reveal pa nung bunso. Oh, matatapos sa bara ko. Pakinggan natin yung mga sulat niya na akala mong leksyon. Pero hindi mo maaalis sa isipan ng mga tao na yun yung oras na naghahanda ka ng mga bara, yun yung oras na yung anak mo kulang sa atensyon. Magaling magsulat kasi nga full-time ang preparation. You're a full-time rapper, but not a full-time dad, kaya para sa akin, wala rin sense yun. I'm just being a father na nagmumultitask, kaya puno ng recognition. Families, liabilities, di ba? Ang daling i-rhyme. Pero ikaw, hirap na hirap kang i-define, kaya saka mo na ako yabangan pag yung anak mo din na nalilimos ng... Sinadya ko hindi sabihin yung punchline itay kasi tandaan mo one time hindi sinasabi, binibigay. Ang ganda ng laban, unang banat, Poison 13! Tangina mo, grabe! Talagang hinabaan yung time, ang dami. Pero alam mo ba, idol kita, isa ako sa mga
naniniwala sa'yo. Nung unang kita nga natin, gusto kitang sapakin. Nahihiya lang ako. Alam nyo na, introvert, tsaka di kami close. Kala ko naman may bago siyang track kasi may paparinig daw na verse. John 3:16 pala. Bakit palaging word of God ang madalas niyang matakil? Hoy, hindi ito chapel. Baka the gods must be crazy kasi kung ano-ano na lang ginagawa niya sa battle. Putang inan to, feeling perpekto. Kung ano-ano pa kinakana. Yung bahay nga may sala, tas gusto mo, ikaw wala. Peking propeta, peking sugo, tas kayo nahiwagaan. Eh hindi mo nga alam kung santo papaniwalaan. Unang-una, ginamit mo si Kristo para crowd ay kuhang-kuha. Tumal puta. Kupal po siya. Gamit si Kristo para daw ang views mas lumago pa. Wala ka rin palang pinag-iba kay Pura Luka. Kaya di na nakabalik sa flip top itong dating popular na persona nun grata yung di marunong lumugar. O lugar, nasa na? Hindi na para piringan. Pagtapos nun, di na nakitang lumitaw parang biringan. Kasi huling kalaban nito, si Badang. At ang sabi niya, ano bang mapapala ako pag tinalo ko to? Eh mas gugustuhin ko pang malaos kesa makalaban to eh. Mas gugustuhin mong malaos kesa makalaban siya? Talaga? Ayos din yung karma mo eh, no? Dalawa? Rapido dun pa lang. Talo ka na. 5-0 ka ni Badang. Gago ka ba? Kasi flow niya, flawless. Tago sa puso, parang tato sa braso ni Rosana Roses. Pambato sa freestyle contest. Bars ko stainless, no mess. Bars mo kinalawang na Murasti Dan Lopez. Bakit ganto ang flow ng lintik na to? Di ko na malaya na parang inchik na ko. Naka-multi pa, legit gako. Pero tama na ang patawa. Ngayon tayo magpambuno. Wawasakin ko mukha mo pag ako ang napuno. Di ko titigilan to hanggat hindi basag bungo. Eh di ba pagkapatid, kailangan daw magkadugo. Pwede kang mangaral para utuin mga tao. Pwede kang magsabi ng kahit anong nagawa mo. Pwede kang magmalaki. Lahat ay pwede ang kaso. Kahit INC ka pa, hindi ka pwede manalo. Round 2! Rapido! Oy, pandak. Sigurado patay ito pag inabutan ng baha sa Malabon. Ganito yung datingan, yung resulta pag yung mga fetus nabubuo sa garapon. Yung joke mo na Desiderat Desire, napanood ko na yun sa FB. Siguro grade mo sa English 68. Ano yung pag in English mo yung delikado, delicades? Eto, gusto nyo na pa ng real talk, ha? Meron tong anak sa labas. Hindi yun alam ng kanyang pamilya. Ayan o yung lawit mo sa patilya. May kamukha yan eh. Nung yumuko si Robin Padilla. Pag pinapagalitan yung anak niya, tumigil ka na, tumigil ka na. Sabi na nga ba eh, 4 lines na naman ang setup, sobrang nakakabagot. Monotonous na pakinggan, sobra pang supot. Puro pakitang gilas, sino coach mo si Chot? The design is very lip, cram, or mot. Nangungope lang to ng design, setup, pati model, ginagaya. Ah! Autobots? Eh di sa Decepticon, hindi ka favor. Siya yung tipong panag-transform. Vibrator. Eto yung pinaka-ayokong ginawa mo eh. Ginawa mo ang katatawanan yung love life ni Plasma. Pugi mo, no? Kita mo, ha? Nagdadrama ka sa harapan ng maraming tao na broken-hearted ka, pero hindi ka masaya sa love life ng iba. Unconscious ka. You are converting the acceptance into rejection. That is defense mechanism, which is sign of depression. Yung mga angulo niya na confession ng hinanakit, tinatago niya lang sa bars. Way of expression. Well, pag lumala yung sakit, itago mo ulit sa bar, pero sa rehabilitation.
Oo, puro patawa sa battle. Tinatago lang pala yung sad emotion. Tama nga si Akata, hindi siya may problema. Kasi depression is not a joke. It's poison. Eto pa, ikaw na rin nag-vulgar sa kabit mo, di ba? Di ba may kabit ka, sabi mo yon? Masyado kasing kiss and tell. Halatado ka na moves ng kabayo. L na L. Checkmate. Sabi ko, check your mate. Kasi sabi ni Plaridel, yung dalawang babaeng tinuring mong unan sa gabi, nag-away daw last night. Well, ang tawag doon, pillow fight. Ikaw yung tipong pa-famang image, pero sa FB, umaasa sa donor. Well, take your own medicine. Lulukin mo yung pride mo, that's how you pick your poison. Ipakain mo sa pamilya mo, sinasabi mong honor, at lagi mong isigaw sa tao na depressed ako, yung buhay ko, horror! Hindi yan normal, Bopol. If symptoms persist, wag mo kasi masyadong dibdiben pag sumusobra, tanggalin na. Uulitin ko, wag masyadong dibdiben pag sumusobra, tanggalin na. Kaya pala iyak ng iyak, kulang sa gatas ng ina. Dede Pamor. Panay parinig yan. Bumalik ka na, Patring. Nagpapakalunod na ako sa beer. Okay lang, dalawa kami sa buhay mo. Huwag ka lang madisappear. Piling ko tuloy, nasa Cavite ako kasi itong 13 martir. Di ba? At eto pa. Eto, isa sa masakit. Ha? Sabi sa akin, eto ha, real talk to ha. 13 martir. 13. Martir. Eto pa ha. Sabi sa akin ni Jonas, naging ignorante ka daw na nag-checking sa Haridey. Puta, nag-toothbrush gamit tubig sa bidet. Eto pa ha. Ikaw yung tipong doon niya nakilala si ano eh, si Patring, na isang elevator girl. Ayan. Sabi niya kay Patring, "Hi babe, kamusta buhay?" Eto, daming ups and downs. Hanip sa love story, elevator, ibang level. Sa batang kaya po, umepal tong bata. Nag-audition, todo nakakurbata, medyo ironic lang ata kasi pumapapel pero walang pinirmahang kontrata. Binigyan ng script, hindi na nakagalaw, kaya na-disapprove. Well, kung fans kayo ng bandang The Script, alam nyo na title nito. The Man Who Can't Be Moved. The Man Who Can't Be Moved. The Man Who Can't Be Moved. Eto pa, iko. Sa laman ng FB page niya, puro banding with 3GS, mga tol. Yung laman ng mga videos niya po, nagmukhang jeans sa dami ng content na alcohol. Sayang-saya yan habang yung anak niya nagmamaktol. Kulang na lang mag-comment yung anak na, "Pa, sana all." Lamay mo na ngayong gabi, sagutin na funeral service. Papatawag ko na si Father Elvis. Ha? Tapos ang embalsamador mo, si Aklas na nakatira ng morphine. Para horror ko rang motif, magwo-walk-in ako sa ongpin para coffin mo golden. Lahat ng chap-chap ang parts from head to your feet, all parts all in sa kabaong na folding. Pagdating ng katawan mo, may ribbon cutting sa lamay mo. Tapos gagamitin nating ribbon, bituka mo. Tapos yung mga atay mo, ibiblender ko yan para may palaman. Kamayin na lang natin, grabe naman na dumi na yan, insan! Kukulangin ang sisiw sa ibabaw ng salamin para maganap ng ustisya. Kasi masyadong maliit yung sisiw, kaya dapat, Señor Aguila! Di ko na kailangan pakisamahan ka kasi nakuha ko na yung loob mo. Wala na tong karapatan mangopya, pati kampo mo, tinanggalan ko na ng balat. Kayo. Tinanggalan ko na ng balat. Round 2, Poison 13. Sa page ko daw, puro banding namin ng 3GS, ina-upload ko. Anong gusto mong i-upload ko dun? Banding yun ng pamilya mo? Tanginan to, tanga ang puta. Dinadamay pa si Patring, nag-choke tuloy. Ang tanga! Hindi na nga ako binalikan, binabalik-balikan niya pa. Anong to, bobo? Ang lakas mo! Kala ko ba, INC ka, eh, ba't inuungkat mo yung Pasko? Nung naikasa yung match up, nag-demand ang gagong to na baka pwedeng 3 minutes yung laban naming dalawa. Abay galawang veterano, kadayaan talaga.
Wala akong magawa kundi ang pagbigyan niyang stupid bitch kahit na kaya namang siksikin yung bara sa loob ng 2 minutes. Eh ang kaso, nung malapit na yung laban, mas kumakapal mukha mo. Baka pwede daw 4 minutes na, masyadong abusado. Kadayaan. Pero sige, kahit ganyan galawan niya, sige ako napapatos. Wala kayong disiplina, kaya kayo nalalaos. May time limit na ngayon. Panigurado todas to. Kaya kitang patayin ng 2 minuto, wag mong sayangin oras ko. Nakikita mo mga yan? Di yan magsasayang ng oras para lamang manood. Sa walang kwenta mong likha na di mo kayang mabuod. Kung ilan lang ang palugit tanggapin ng malugod, di yung may nalalaman ka pang 10 utos, saktong oras nga, hindi mo masunod. Usapang oras? Aba puta, marahil nga siya'y mabilis pa sa alas 4, walang duda. Ngunit ito ay military time, katapat ng 13, alauna! Hindi yung 3 oras, 6 na putok. Di ka na nag-evolve, sir. Kaya ko rin yan sa isang round, basta 6-chamber revolver. Si target dapat yung kalaban ko, punyeta naman. Porkit busy yung old god, peking propeta na lang. Kung disiklan kalaban ko, mas maganda yung market promise. Ang inasahan ko si target, binigay nyo target practice. Rapido, pasensya na. Mukha mo ang nasa litrato. Bago ka bumulagta dyan, magdasal ka na ingrato. Kung double meaning yung amo at bataan tong tinatrato, ganun din ang resulta nun, parehas lang pinatrabaho. Kaya, barel, ba o papel, ano ang ambag niya sa scene? Ang maging headline sa dyaryo pag ubos na magazine. O, dyaryo, magazine, barel ba o papel, ano nga ba mauuna? Manood at maupo ka. Pagbuklat ng Biblia, barel pa rin ang makukuha. Nasaan ang puso mo sa laban kung ang utak ang katerno? Nasaan ang sining sa likha mong inilatag sa kwaderno? Huwag mo kaming paandaran, nagkamali ka ng maneho. Kung may puso ang sining, bakit wala ka nun pareho? Round 3, rapido! Ang ganda na laban ito! Pati yung 4 minutes, ginawang pang-insulto mo. Paano mo masasabing daya yung 4 minutes? Hiningi ko yung kumpermiso mo. Tigakabiti na to. Gumawa yan ng kanta sa kapitan. Na-delay lang yung bayad, ginawa niya ng diss track. Sumakit yung pantog ng kapitan sa sobrang gigil. Ikaw pa nakipagpataasan ng ihi, ang iksi nga nung ginawa mong jingle. Pero kahit batiin mo pa yung kapitan, tandaan mo yung pagkatao mo hindi na matatago. Lalabas at lalabas ang hubad ng katotohanan sa likod mo, Cesar Montano. Shoutout kay Kapitan, happy birthday. Yung mga sulat mo, puro issue, sayang lang yung tinta. Yung buong rounds niya, akala ko rounds lang ng tissue. Walang pakinabang yung gitna. Nahiya naman ako sa'yo nung minaliit mo ako, eh kung tutuusin yung pangalan ko sa flip top, isa ng alamat. Well, ganun talaga, lumiliit yung tingin kasi malayo ating agwat. Sabi niya, oh, gusto kong tumakbo karir ko na pinakita kong lahat. Ano to, oblation? Nag-aangat ng bangko, akala mo, levitation. Well, anong silbi ng standing mo sa liga if you can even stand when it comes to your obligation? Standing baka mo? Well, standing ko sa liga, laging outstanding, meaning standing ko, laging ovation. Paano? Sabi niya, oh, ay, tinalo ko si Balaki! Tinalo ko si Balaki! Pinakinabangan na naman. Pag wala na yung angulo, yung Balakid laging sinasandalan. Eto ah, walang punchline to, pero hindi ka mabubuo kung wala kang pinaggayahan, pare. Kaya nag-exist tong bago dahil may kami na nasa dati. Well, ako ngayon malahloki, galing ako sa hinaharap. Bumalik lang ako sa kasalukuyan ng iyari para patayin tong puno at ugat kung bakit yung katulad mo napakarami. Para hindi na matuloy yung future na kung saan lahat ng character MC puro moko din ang pagkakayari. Ikaw yung magnanakaw ng style na yung pagkamagna, hindi cum laude. Sinabi lahat yun sa laban nyo ni Kevin Andrade. Medyo hindi lang talaga convincing dahil pag tipsy nagsalita, ayun, guilty sa krame.
May ghostwriter to, kaya pala kampante. Ayaw lumaban ng patas at magpakalalaki, pwes yung ghost employee mo, yun yung magdadala sa bar mo. Teka, ayaw magpakalalaki, ghost employee, magdadala sa bar, Roderick Paulate! Silip ang protege nitong prodigy. Dapat kada ender ng line mo may courtesy. Hipokritong mediocrity. Kodigo niya flow ni Flow G, ito ay mala Jason Bourne kasi lose kanyang identity. Built ang skills ko, lodi ko, well only me. Hok, pagka-incredible ito, obesity. Misconception lang kapag ako nag-homily, umay na ako sa gossip, it brings animosity, habol mo prosperity. Well ito ay passion ko with purity, kaya LeBron pagka-longevity, mehiya kanyang pagka-long. Comedy. Ito ay no credibility, bilis mo man na Redo Labrador, laging iwan ang... Oh, sa multi ko, yun lang predictable. Pain yun kasi. Nagets nyo nga yung word na family, but you are not responsible for this. Sabi niya kay Apo ko, at least meron akong kanta na million views. Pero yung crowd, no reaction. Mayabang talaga tong si Gregor, masyado namang abusado. Isipin nyo, sinaksak na si Elsa, pinagkaperahan pa yung Lando. Ito yung Gregor na pirata ng style kaya hustle moves. Yung intro ng music video niya, chorus ng Lando, baka yun yung na-overlook. Ito yung pirata na gumagamit ng hook para nga naman catchy, oy, Captain Hook. Napanood ko lang yung video clip sa TikTok. Kumakain ng oras para manggaya. Teka, Captain Hook, kumakain ng oras. TikTok, TikTok, tik. Andyan na yung buwaya! Pero ikaw yung buwayang tinapakan ko, tanga sabay suntok sa panga. Nagmukha akong sosyal ngayong gabi kasi meron na akong crook sa paa. Gayahin mo ako, Marco, nag-hallucinate ka lang. Tandaan mo, we're not on the same boat, Poison. Akin ang barko. Nasa anchors away ka lang. Yung mga barang kinakahoy niya sa likod lang ng entablado. Barang kinakahoy sa likod ng entablado. Lahat ng round niya still galing sa likod. Uy, Jose Alvarado. Unique ko. Di unique to. Pagka unique mo, Uniqlo. Simple and plain, ang daling magaya. Pagka unique ko, Unicorn, Wembanyama. Kung basketball ang usapan, last time nag-guest ako sa City Jail. Pucha, tumantuwa yung mga bilanggo. Nagmukhang may parol sa laro namin sa dami ng pinakawalan ko. Pero eto, nag-basketball din. Wow, todo pasikat kay Patring, Panayang High. Nagiging effective lang naman tong si P13 kasi may... Kawai, Leonard, bobo talaga. Walang alam sa basketball, palibasa, bugok. Hindi naman approved. Ang pangit ng galawan, putya, buti palala, may moves. Pero eto ha, ganyan-ganyan mukha mo nun sa laban nyo ni Akata. Wala nga tong identity, kaya yung mukha, hindi maipinta. Alam mo, kadiri ka, repa. Tinta ng tattoo mo, akala ko henna, ba't parang plema. Ang hilig umeksena, baka peki lang tong goat nyo, mga linya mo, mema. Sabi ko, baka peking goat, mga linya, mema. Tandaan mo, sawa na yung mga tao sa mga bara mo, ang gusto ng mga yan kilitiin. Sobrang toxic mo na, ayoko na naming sipsipin. Di na kailangan ng antidote para tong poison sugpuin. Why effect na sa ating tong lason, alam nyo gamot dito? Latter is the best medicine! Ano sabi niya kanina? Kanina niya pag ginigate yung religion. Wow. Sabi niya, hindi raw akma ang religion sa battle. Bakit? Ako ba nauna? Nag-review ka ba? Ako ba nauna? Itanong mo sa amo mong si Shernan. Dalawang magkasunod na battle ko, dinamay religion ko pero ako tumahimik lang. Ha? Nag-rebat na ako sa pangalawang laban namin ni Asher pero yung mga tao nagulantang. Walang damayan ng religion. Respeto lang. Pero nung si Luni, ginawang katatawanan yung damit ng pare, yung mga tao nagpalakpakan lang. Ay, ano, dahil sikat na si Marlon? Oh, come on! Ang hirap sa inyo, masyado kayong selective. Pag yung delivery effective, ang impression nyo lagi, impressive! Kayo may defective! Ano, walang damayan na religion, respeto lang? Well, basta nakakatawa, pwede na, sige. Well, kung pumapayag kayong ginagamit yung mga pare at madre sa simbahan, sa rap battle at sa content na walang nabastos ang pelikula, ako hindi. Ako na nga nagmumukhang ako na nga humihingi ng respeto para sa inyo kahit magmukha akong kontrabida dito. Pero tandaan mo, ang bumabastos sa religion mo, mga member nyo mismo.
Ano sabi sa akin sa crowd sa Pampanga? Nagpalakpakan. Sabi nila, totoo naman lahat yun, rapido. Masakit lang pagkakasabi ko! Pero props sa'yo. Salamat, Tibius. Time. Round 3, Poison 13. Anong haba ng oras lagi na ito? Standing ovation daw. Tangina, dun ka nayari. Paano di yun mangyayari? Nakatayo yan palagi. Tanginan to bobo, kaya hindi na pinapabalik sa flip-top. Melong! Ang haba ng setup. Tangin lang yan. Pero sige, veterano na kalaban, bibigyan ko ng partida. Veterano na kalaban, bibigyan ko ng partida. Kung pangalan ng usapan, mga sulat ko pangkira. Ito ay pangil sa pangil at lahat tayo bampira. Pagmasdan kung paano kumagat yang kumag at may tira. Tayo ay mga bampira na ang pangil na buo. Lumalamo ng buhay, di ko kailangan ng luto. Sa puntong to, hinding-hindi ka mabubuhay na kupo. Lalo na kapag hindi ka kumakain ng dugo. Ang tanong, hindi ba talaga? Bigla akong kinutuban. Niminsan ba sa buhay mo hindi ka nagdinuguan? Aminin mo na lang kasi hindi yung angal ka ng angal. Tamang puto lang nung una at wala namang sagabal. Kaso naghanap ng pares at kapares ang natakal hanggang sa malaman mo kung gaano kasarap ang bawal. Para di paghinalaan yung sigago, apurado. Nilalagyan niya ng gatas para kunwari champurado. Hoy, olon! Wala siyang takas antimano sa kanyang napiling scene. Ang lupet ng champurado, tang ina may siling green. Di mo kailangan magtago, oy rapido, ano ka ba? Pag pinatay kita ngayon sa next life mo, lamok ka na! Hoy, isa kang hipokrito sa kinalakihan mong baryo. Galit ka sa Katoliko, tapos yung hometown mo, Rosario? Pues eto bolong pangastigo. Madali lang magapito. Etong proud na taga doon ay lalagyan ng taga dito. Feeling key na maka-Diyos ang karakter niyang tinatag. At ginagamit pa si G sa mga peking hinayag. Pues matatapos din sa G dahil sa kanyang nilabag, yung binigyan nyo ng tiwala ay magiging tiwalag. Balagbag ka kay Moko Jin, saksi mga nanunood, ikaw lang ang namumukod. Tanging di nalulugod, ngayong nag-cruise ang landas natin, lamo na yung susunod. Ayaw mo sa ribulto pero sa kahoy kaluluhod. Pag si Moko Jin kalaban, kayo'y laging balagong. Laruin natin yung kahoy, mga pare, mga tiyong. Ito ay tawag ng tanghalan. Ba't ang dami pang tanong? Ang resulta, sayonara para sa akin, kabagong. Pangil sa pangil, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan yung battle na yun, no? Judges, doon tayo sa meeting room. Tara. Pangil sa pangil, Rapido versus Poison 13. Mag-ingay pa tayo para sa laban na yun, no? Ang mananalo dito, magkakamit ng bonus na 30,000 pesos, jacket from Zyper Philippines, at giveaways from Pastry Vapors. Ang boto ng hurado, 5-0! Mag-ingay tayong lahat para kay Poison 13! Congrats, harap. ML Kingpin, salamat. What's up? Because shoutout nga pala sa pangil sa pangil. Para to sa laban ni Poison 13 at Rapido. Round 1, grabe yung pagbabalik ni Rapido. 6 years. And tingin ko sa kanya yun. Sinulat ko dito, A-game Rapido. Tindi. Pero okay din yung round 1 ni Poison 13. Grabe yung mga multi niya. Sobrang siksik at napakaganda ng pagkakagamit. Lalo na in contrast with Rapido since usually si Rapido one line tapos one rhyme din yung dulo. So, ang refreshing mapakinggan ng verse ng round 1 ni Poison 13. Pero, nagpapainit pa lang siya nun eh. So, bibigay ko muna yung kay Rapido. And round 2 and 3, binigay ko kay Poison 13. Doon na talaga kumaripas, kumbaga, yung lakas ni Poison 13. Solid yung pass ko.
Pasko rebat niya kay Rapido. And target practice, yung bara na yun, napakatindi. And ninote ko rin dito kay Rapido, parang FB jokes. Sorry na lang, pero parang ako nag-scroll sa Facebook ko kasi sobrang dami ng parang people pleaser bars ng mga bandang round na yun. So medyo disappointing in kumpara dun sa round 1 niya. And plus, i-count din natin dito yung choke niya. And round 3, grabe rin yung rebat ni Poison 13. Shoutout kay Poison, pinatay niya yun. And notes ko rin, kulang rin kay Rapido para sa third round niya. Grabe yung setup, lalo na in contrast dun sa round 1 niya na meron niya siyang mga one-liners eh. Yung mga hindi na kailangan i-setup. So parang nakakagulat yun marinig sa round 3 na nagpo-4 bars din siya. Which is yun yung pinuna niya kay Poison 13 nung round 1. So solid sana, pero Poison 13, kinain niya yun. Effective para kay Rapido. Poison 13. What's up guys, Shay ito para judge ngayong gabi sa PSP, Pangil sa Pangil. Ang laban na to ay between Poison 13 at Rapido. Ang binoto kong winner, hindi, mamaya na lang, spoiler, sorry. First round, binigay ko yung kay Rapido kasi sobrang ganda ng opening niya. Everything about that round is flawless, and considering comeback niya after 6 years, sobrang props talaga sa round ni Rapido. Hindi na mag-detail ng mga bars. Round 1 naman ni Poison 13, okay din. Ang problema lang, in-score ko siya ng 9, yung kulang kasi hindi siya nag-rebat sa first round ni Rapido, which makes Rapido's first round more effective kasi yung mga tungkol sa pamilya, angles and shit, the way he executed it, perfect. Tapos hindi pa nakapag-rebat si Poison, considering na isa siya sa mga magagaling talaga mag-rebat, minus points yun. Round 2 naman, sayang yung buwelo ni Rapido. Kaya lang, parang nawalan siya ng gas sa round 2. Hindi na natin pansinin yung mga bars, yung choke. Twice kasi, okay. Nag-stumble siya, and then tinry niya makarecover. Props, nakarecover siya, but then umulit na naman. So malaking minus talaga sa points yun. Wala, hindi na naging magkakakabit yung mga bars niya. Although nagla-landing pa rin yung iba, pero hindi na siya, alam mo yun, hindi na siya as one. May mga butas na. Round 2, ito pinakamalakas na round ni Poison para sa akin. Special mention yung INC, inuungkat yung past ko o pasko na rebuttal. To think of that on the spot, or maybe pre-med, I don't know. But still, since na-execute yun ni Poison, at marami pa siyang ibang rebuttals, pati yung mga time, mga bars niya tungkol sa time, okay din. So pero doon pa lang sa rebat, tapos na yun eh, para sa akin. So 10-10 kay Poison. Third round, round 3 ni Rapido, binoto ko 7 out of 10. Although okay yung simula niya, yung mga jingle bars, kapitan, moko gin bars and shit, naging hindi na tumama nung gumamit na siya ng mga references na walang kinalaman sa kalaban, specifically yung mga basketball bars, mga reference niya doon, at iba pang references na, alam mo yun, okay yung pagkaka-execute, although may konting pwedeng iayos sa grammar, but still, yung hindi siya related doon sa kalaban. And at the same time, yung mga wordplay niya na, eto, all throughout Rapido's 3 rounds, ginagawa niya to, yung nag-e-explain ng bars, nung wordplay niya, pa-pause, papaulit, parang it got old for me. Naging paulit-ulit na siya, nawala na yung kilig. Okay siya yung mga first few, naging dragging na siya for me. Kay Poison naman, round 3, same, yung rebuttals, umpisa. Yun yung hinahanap ko sa first round ni Poison. Hindi niya nagawa sa first round. Pero sa 2 and 3, nagawa niya. Ayos. Ganda ng execution. Special mention doon sa mga bars tungkol sa kahoy. Na luluhod and shit and stuff. Overall, 10-10. 29 kay Poison. 24 kay Rapido. Binoto ko si Poison 13. Yun, pangalawang laban ngayong gabi.
Poison 13 versus Rapido, dalawa sa mga pinakamalupit para sa akin na MC na nag-exist din dito talaga sa Flip Top. Magkaibang era sila pero pareha silang malupit. At si Rapido, dahil nga matagal din siyang hindi lumaban, 6 years din. So marami rin nag-aabang sa kanya na mapanood ulit. At syempre, marami rin namang nag-expect ng malupit pa rin na Poison 13. Ngayon na katulad ng pag-exist ngayon ni Poison 13, marami pa rin siyang battle, kumbaga mainit pa rin siya. Nauna si Rapido sa round 1 na to, para sa akin, isa yun sa pinakamalupit na rounds ni Rapido na napanood ko. Parang sa akin nga nung una, parang pang third round nga yun eh. Sabi ko, nung napanood ko na yung buong battle, kasi sobrang lakas talaga nung round 1 niya. Sinimulan niya dun sa wordplay na anim na putok. Tungkol dun sa 6 years siya na nawala, na parang winner pay niya na napotok pa din siya. Hindi nga lang sa rap battle, pero sa rap scene, nandun pa rin siya sa buhay niya, successful. Tapos dito sa round na to, nag-gimmick din siya, may ginawa siya parang gimmick na therapy session ni Akata, na nag-wig siya. Tapos ginamit niya yung tatay at anak angles, kung saan yung mga nasusundan niya yung mga battle ni Poison 13 na tinitira lagi sa kanya, nawala siyang tatay. Tapos ngayon, di ba, may anak tatay na din si Poison 13. So kinokonik yun dun sa tatay niya sa yung anak niya na sinasabi na sana yung anak mo wag maging Mokojin para di kagayahin. So yun, malakas din na angle yun sa round na yun. Tapos yung inuutusan ni Shernan, tsaka yung pagdidesisyon nila sa pamilya nila, dinadaan nila sa mini-mini mo. Sobrang maganda rin yung linya na yun para sa akin. Na parang yung papipiliin nyo yung bata kung kanino sasama. Parehas lang yung masasaktan. Kasi yun. Tsaka nakakatuwa kasi itong round na to, real talk agad siya eh. Kakaiba siyang approach kasi yung iba katulad nung ibang MC. Pag nagra-round sila, minsan bars muna o joke. So minsan mga pang-intro. Pero dito puta, talagang agad eh. Hard hit talagang mga suntok agad. Tapos tinapos niya dun sa line na nanlilimos ng time na sobra talaga napaka-solid. Marami nang gumamit ng ganong linya na ginagamit yung time para gawing wordplay. Pero dito sobrang pasok na pasok dun sa linya na nanlilimos ng time na magyabang ka na sa akin kapag yung anak mo hindi na sa'yo nanlilimos ng time. Tapos sinundan niya pa yun ng meron pa yun na ang time hindi sinasabi, binibigay. So para sa akin, round 1, solid yun kay Rapido. Round 1 naman ni Poison 13, meron siyang mga angulo doon tungkol sa religion. Sinabi niya, pagkasama daw si Rapido, may mga paparinig na verse. Bible verses pala yun, nakakatawa yun. Sinimulan niya doon. Tapos usually mga religion bars, persona non grata, yung nakaraan na wala daw kasi siya sa Flip Top na persona non grata, yung di marunong lumugar. Napakalupit din yung line na yun. Tsaka yung in-check flow niya, ganda rin nun. Tsaka yung INC Manalo, doon niya tinapos. Maganda yung round 1 ni Poison 13, pero para sa akin, kukulangin para sa round 1 ni Rapido. Kaya binigay ko yung round 1 para kay Rapido. Round 2, dito medyo mahina ang performance dito ni Rapido. Kasi dito meron siyang mga slip-ups. Meron naman siyang mga konting tumatak na mga angle, yung mga transformer. Na pag nag-transform, vibrator daw. Tsaka yung sumusobra. Sumusobra, tanggalin na. Yan, nakakatuwa ako. Natuwa rin ako rin. Nakapag sumuso yung bra, tanggalin na. Ang galing din nun. Tsaka yung elevator, yung girlfriend daw ni Poison 13 na si Patring ay isang elevator girl. Yung ups and downs, ganda rin nun. Kaso nga, yun nga lang, nasira talaga yung momentum niya sa dami ng choke at stutter. Hindi ko na rin naintindihan kung paano niya tinapos yung round niya kasi sobrang bumaba na talaga yung energy. Kaya yung pa sa round 2, nag-rebat si Poison 13 about kay doon kay Patring. Yun, napakalupit nun. Yung sabi niya na, kala ko ba INC ka, pero ba't inuungkat mo yung pass ko? Lupit nun. Tsaka yung angulo niya tungkol sa time limit na paano mo ipipilitin yung tao, ituturo sa tao na sumunod sa 10 utos kung ikaw nga di ka sumusunod sa saktong oras. Galing din nun. Tsaka dito parang niyang niribat yung anim na putok na sikat na linya ni Rapido na ginamit niya rin dun sa round 1 niya. Nasabi ni Poison dito, kaya niya rin yung anim na putok sa isang round. Parang yung 6-chamber revolver. Galing din nun. Natutuwa ako kasi naisip niya kasi kami dati nagkalaban ni Rapido. May angulo din ako sa anim na putok, di ko yung naisip. Tsaka yung old gods, nagtawag ng old gods ang binigay Pekeng Propeta.
hinihingi niya si target, binigay target practice. Ang lupit din noon. Saka yung baril sa Biblia. So, tinapos niya dun sa pinakamalakas yung punchline para sa akin sa lahat ng rounds niya. 1, 2, 3. Itong round 2 talaga para sa akin din malakas yung rounds. Yung ano, kung may puso ang sining, ba't wala ka nung pareho? Kaya lahat dito sa round 2, binigay ko lahat kay ano, Poison 13. Round 3. Dito medyo ano na rito si Rapido eh. Medyo parang nag-exhibition na lang siya eh. Mas moron siya sa dito sa mga generic bars, tas mga habang multi. May mga basketball pa siya eh. Pero hindi ko mag-gets kung bakit niya dun binabanggit. Saka especially diba pag round 3 na minsan ano na yan eh. Mas focus na dyan yung mga tao eh. So para sa akin, minus points yon na dun niya nilagay sa round 3 yung mga bars niya na yon, na parang inipon niya lang. Tapos dito, nag-rebat siya tungkol dun sa religion, na which is laging tinitira sa kanya, na si Looney daw nagpare pero hindi binabash, selective lang yung bashing. So para sa akin, hindi pa rin ganun kalakas para mabura yung angulo na tinitira lagi sa kanya, which is yung religion niya. Dito sa third round, sobrang consistent pa rin ni Poison 13. Tinira niya yung mahabang setup ni Rapido. At ang pinakamalupit doon yung tungkol sa dinuguan. Napakalupit noon, yung vampira tayo lahat. Hindi ka mabubuhay pag di ka kumain ng dugo. Saka masarap ang bawal. Saka ang lupit, butang nakakatawa. Nagpapangga ano, nilalagyan niya ng gatas yung dinuguan para magmukhang champurado. Butang lupit noon, may ceiling green daw. Saka pag namatay ka, next life mo sana lamok ka na. Wala, suwisip-sip na ng dugo. Ito, sunod-sunod talaga rito. Sunod-sunod yung mga punchline niya rito. Saka ayaw mo sa Katoliko pero taga-Rosario ka. Yung mawawala ng intiwala, binigyan nyo ng tiwala, magiging tiwalag. Napaka-solid. Tsaka yung sayonara, tsaka kamagong. Napakalupit nung ano na yun, mga linya na yun. Dito sa round 3 na to, binigay ko kay Poison 13. Props sa inyong dalawa. Malupit pa rin si Rapido, yung round 1 na yun. Napakalupit para sa pag-comeback ni Rapido. Yo, ako nga po pala si Mark Beach. So, second battle, Poison 13 versus Rapido. Ayun, ang mga napansin ko is, nung first round, okay yung mga therapy bars ni Rapido against Poison 13. Tapos yung angles niya na yung sa pagiging tatay ni Poison 13, yung pagiging pabayaan niya, yung wala siyang ano. Lalo yung tumatak din sa akin yung, I think last line niya yata ito eh. Isa sa mga last line niya eh. Yung anak mo hindi nanilimos yung sa time, parang ganun ginawa niya. So yun, para sa akin mabigat yung first round ni Rapido compared kay Poison 13. Pero anyways, yung first round ni Poison 13, yun, napansin ko, yung angle niya na since INC si Rapido, so tinira ni Poison 13 si Rapido, ginamitin niya ng Bible na angle, mga Santo Papa na wordplay, yung nakakatawa din yung in-check na ano, no, flow, yung parang in-check siya. Tapos yun, yung mga angle niya na sa ano, parang pagiging INC ni Rapido. Pero yun, so sa round 1 ang binoto ko is si Rapido. Then round 2, si Rapido, meron siya mga comedy bars. Tapos yun pa rin yung angle niya na about sa depression, mga depression. Kasi parang, di ba, parang may parang depression type shit si, ano, si Poison 13. Tapos yung tumatak din sa akin yung sumusobra na wordplay ni Rapido doon. Kaso dito sa round 2, nag-ano siya, nag-stutter siya. So parang para sa akin minus point yun. So sa round 2 naman ni Poison 13, same pa rin yung angle niya about sa INC, sa religion ni Rapido. Tapos wordplay, maangas yung mga wordplay niya, yung mga bar, yung Pasko. Pasko na ano niya, yung inuungkat mo yung Pasko. Parang yun, yung wordplay niya na yun, maangas. Tapos yung target practice, okay na yung mga punchlines niya. So parang sa akin, ang binoto ko sa round 2 is si Poison 13. Konti lang yung difference. Siguro kung hindi kung wala sigurong stutter siguro si Rapido, medyo mahirapan ako dito. Pero yun, round 2 si anong binoto ko, si Poison 13. Then round 3, napansin ko sa round 3 ni Rapido, meron siyang mga parang mga irrelevant na references. Parang medyo hindi bagay against Poison 13. Pero may mga comedy bars din siya, tapos mga wordplays, maganda. Yun, inangguluhan niyo uli ng
tungkol sa pamilya ni ano, napabaya si Poison 13. So yun lang, tapos yung round 3 medyo nag-stand out para sa akin dito si Poison 13 kasi yung mga ano niya, yung mga bar niya na yung sa Champurado, Dinuguan. Well same angle sa religion, more on sa pagiging INC pa rin ni Rapido, pero para sa akin medyo mas mabigat at madiin eh, kumpara sa round 3 ni Rapido. So yun, parehas naman, performance level, parehas sila nag-prepare. Malakas si Rapido, kala ko nga tuloy-tuloy na eh, since nung unang round pa lang eh. Pero yun, boto ko si Poison 13 para sa battle nito. Score ko 2-1. So yun, Poison 13 versus Rapido. First round, maganda yung performance nila parehas. Pero sobrang... kung i-rate ko out of 10, sobrang ganda ng performance ni Rapido. 10 sa akin doon. Yung round 1 kay Rapido yun. From multi sa wordplay, sa performance, hanggang yung ender niya. Yun doon ako nagulat, yung ender niya. Kahit yung mga tao, pag mapapanood yung sa video, grabe yung ender ni Rapido. Yung kay Smug, ay kay Poison naman. Tawag dito yung sa Biringan, yung sa Manalo. Maganda din, pero hindi niya nahigitan yung round 1 ni Rapido. So, round 1, Rapido. So, round 2, yun, yung kay Rapido, iniintay ko na mas tumbasan pa niya yung round 1 niya. Pero medyo nag-stutter siya doon, medyo nag-choke siya. Maganda rin yung mga lines, pero sa round 2 naman ni Poison 13, mas, yung mga gun burst niya, yung rhyme sa Pasko, at saka iba pa. Yun yung mga naalala kong lines eh. Para sa akin, mas naging... mas na ano ni Poison 13 yun, mas nakuha niya yung boto ko doon sa round 2. So yung round 2, ibibigay ko kay Poison 13. So sa round 3, hinintay ko nung kung mababalik ni Rapido yung parang round 1 niya. Which is good naman, maganda yung mga linya niya doon. Pero mas relevant at saka mas unique yung ginawa ni Poison 13. So binigay ko yung boto kay Poison 13. So, round 1 kay Rapido, round 2 and 3, bibigay ko kay Poison 13. Sayang lang si Putol Rappi na pwede niyang, sayang lang talaga round 2 kung di siya nagsiguro, kung di siya nag-choke, di siya nag-stutter doon. Okay sana yung kakalabasan, pero ayun nga, ganun talaga. 6 years siya nawala, pero yung round 1 niya talaga doon solid. Makikita mo yung pagka-veterano niya, nag-evolve din siya sa round 1. Pero to si Poison 13 kasi is... Siyempre, batak sa battle to eh. Doon mo rin makikita yung ano niya, yung dire-diretsong paglaban ni Poison 13 na talagang hasang-hasa na si Poison 13 sa kahit sino pa mga kalaban niya. So, ang binigay ko pong boto ay kay Poison 13. Thank you po.